iwanan na kita rito mag-isa. Huh? Rascal, nandyan ka lang pala. Halika na, kailangan bumalik na tayo kay Sterling. Tara na! Rascal! Rascal! Ano kayang tunog yun? Huh? Ah, sanggol na usa! Oh, anong problema? Bakit hindi ka makatayo? Ayos lang ba ang pakiramdam mo, ha? Kawawa ka naman. Kailangan madala ko na siya kay Sterling ngayon na mismo. Rascal, halika, bumalik na tayo. Ano ba yan? Gutom na talaga ako. Saan na kaya nagpunta sila Rascal at Alice? Sterling! Huh? Anong problema, Alice? Itong sanggol na usa kasi mukhang may sakit siya. Mukhang malabo mga mata niya at hindi rin siya makatayo mag-isa. Kanina, nakipagkaibigan si Rascal sa nanay na usa at sinundan ko sila doon sa nungganya. Sigurado akong naghahanap ng tulong ang nanay na usa na ito. Dahan-dahan mo siyang ibaba. Hmm. Ha? Naku po. Mukhang hindi nga malinaw ang paningin niya at hindi niya pa kayang tumayong mag-isa. Bakit kaya ganun? Ewan ko. Sterling, sa tingin mo ba wala na siyang pag-asa? Hindi ko masasabi eh. Nakakaasar! Ang saklap naman! Kung alam lang natin kung bakit siya ganyan eh. Siya ganyan at paano siya gagamutin? Sa bagay, pwede nga. Pero, sa tingin mo ba papayagan tayo ng nanay na usa? Basta ipaliwanag lang natin ng mabuti. Pero bago natin gawin yon, ay kumain na muna tayo ng almusal. Naku, nawala na yun sa isip ko. Eh, kanina pa tumutunog ang tiyan ko eh. Ako rin. Nalutok kaya yung tinapay? Ah, umalsa kanina kaya umangat din yung takip. Kaya ginawa ko, inalis ko na sa apoy. Salamat! Magdimpla tayo ng juice at bigyan natin yung usa. Dali! Sige, gawin natin yan. Huhugasin ko na ang mga prutas. Para sa anak niyang may sakit. Hindi talaga siya umalis. Paulit-ulit kong sinabing huwag siyang mag-alala dahil gagawin namin ang lahat para tulungan gumaling ang anak niya at ibalik dito ng maayos. Nangako ako sa kanya. Isinakay namin sa bangka ang sanggol na usa at umalis na doon.
lamang, yun ang barko pampasyal ng Three Lakes. Gusto ko rin makita, Lola. Oo nga. At kumakaway pa ang mga taong nakasakay doon. Huh? Teka, si na Sterling yun ah. Akin na, titignan ko rin. Winner! Maaari ba huwag mo masyadong paugain ng bangka? Hindi ko naman lang sinasabi mo, Flora! Imposible! Nandiyan lang sila! Sa kanan po tayo tumingin sa may bandang kanan! Pakita ko na rin sila! Nandun sila Sterling at Alice! Nagtatawanan kasama si Rascal! Nandito kami! Patingin din nga ako. Papa! Sterling! Paano niyo nahanap ang cop? Madali lang, Papa! Nagpunta kaming lahat para makita kayo! Tingnan nyo, may dala pa kaming masarap na mga tinapay! Lola, mukha kayong lalaki sa suot ninyo! Akala ko nga po nung una, may kasamang mga magagaling na explorer si Kuya Carl! Masyado siyang maagang naipanganak, Sterling. Ibig sabihin, hindi pa sapat ang itinagal niya sa loob ng katawan ng nanay niyang usa. Pero ewan ko kung bakit. Kung ganun, iwala itong malalang problema. Sadya lamang na hindi pa sapat ang lakas nito na maggatas sa kanyang ina, kaya mahina pa ang pangangatawan nito. Nahanap ni Alice ay malamang limang araw pa itong hindi makakatayo. Ang totoo, hindi ako nakahanap. Dinala ko ni Rascal sa kanya. Siguro alam ng nanay na usa ang kalagayan ng anak niya at humingi ito ng tulong kay Rascal. Gusto talaga niyang matulungan ang sanggol na usang ito. Nung isasakay na namin siya sa bangka, hindi man lang tumutol o nagalit ang nanay na usa. Mukha pa ngang ipinapaubaya niya sa amin ang anak niya. Talaga? Tunay nga ang pagmamahal ng isang ina para sa anak niya ay pareho lamang sa tao man o hayop. May magagawa ba tayo para matulungan ang sanggol na usang ito? Kailangan niya na masustansyang pagkain. Parang si Rascal! Pinainom ko siya ng gatas gamit ang straw! Pwede siguro natin gawin yon. Kailangan natin siyang painumin ng gatas. Pwede rin natin subukang masahihin ang katawan nito, Carl. Tama. Ako na po ang bahala! Nangako ako sa nanay niya na ibabalik ko ang sanggol na usa na ito nang magaling na. Kung gano'n eh, hayaan natin sina Sterling at Rascal. Sila na ang bahala sa usang ito. Gusto ko nang kumain ng tanghalian. Gutom na ako. Sige po. Sasamahan ko na po si Lola na mamitas ng strawberries. Kung gano'n eh, pupunta na kami sa may kakahuyan. Sasamahan ko na lang si Mr. North na mamingwit. Ihahanda ko naman ang mga pagkain. Nag-aalala ka ba ba, Rascal? Alice! Nandiyan na ako!
Kuya Carl, nabaril yung mama na oso na yun, di ba? Sa tingin mo? Oo. Ang pangalan ng oso na yun ay Annie at dati ko siyang kaibigan. Pero nagkaroon kami ng panauhin sa hotel na naglakas loob na barilin siya gamit ang sports gun dahil lang sa katuwaan. Ganun ba? Yun ba ang dahilan kung bakit ayaw ng oso na yun sa mga tao? Tama. At sa palagay ko nga, napagdesisyonan na ni Annie na huwag na uli makipagkaibigan sa akin kahit kailan. Hindi ka mapapatawad ang lalaking yun! Siya ang sumira sa tiwala ni Annie sa mga tao! Basta alam, hindi ko mapapatawad ang mga taong bumabaril sa mga hayop! Festival na gagalapin sa Makalawa. Ah, sige po. Ano ang summer festival na yon, Carl? Isa po yung taon ng kasiyahan na ginaganap sa hotel namin. Lilinisan namin ang open space para sa pagtatanghal at sayawan. Kung ganon, tamang-tama lamang pala pagpunta namin dito. Inaanyayahan ko po kayong sumali. Labis namin ikatutuwa kung may maihahanda kayong parte sa pagtatanghal. Bagay sa inyo yun, Lola Clarissa. Makita na lang ulit tayo bukas, Sterling! Magandang gabi, Alice! Ay, napakaganda ng liwanag ng buwan, hindi ba? Papa. Ano yun, Sterling, anak? Salamat pinayagan niyong magpunta dito sa hotel ni Kuya Carl. Marami po talaga akong natutunang bagong bagay dito sa kanya. Ah, siya nga. May natutunan din ako kina Carl at Flora. Bukod sa loob ng paaralan kung saan nakaupo ka sa silya, may matututunan ka rin sa pang-araw-araw mong pamumuhay at palaging may aral. Naniniwala po kayo dyan, Papa? Totoong sinasabi niyo? Oo, oh, naniniwala ako roon, anak. Kung ganun po, pwede po bang dito na ako tumira, Papa? Dito ka natitira? Sigurado po ang magugustuhan din ni Kuya Carl kung titira na ako dito at may makakasama na siya. Si Carl? Paano mo naman nasabi yan? Alam niya naman pong maraming ginagawang trabaho si Kuya Carl sa hotel, kaya hindi niya maaalagaan ang mga hayop. Kapag dito ako tumira, matutulungan ko siya sa mga trabaho niya. Pwede yung mag-ikot sa gubat kasama si Ginger araw-araw para makita kung may mga hayop na may sakit o may nangangailangan ng tulong laban sa mga maaaring bumalil sa kanila. Ang totoo niyan, Papa, gusto ko pong subukan makipagkaibigan dun sa osong si Annie kung papayag siya. Gusto ko siyang kausapin araw-araw para ipaintindi na hindi lahat ng tao ay masama at konti lang sila, na marami pa rin mababait na tao. Naiintindihan niyo po ang sinasabi ko, di ba, Papa? Ah, sa palagay ko magandang bagay nga yung naiisip mong gawin, Sterling. Talaga po, Papa? Sa tingin niyo po? Pero Sterling, anak, tandaan mo medyo nagkakaiba pa rin ang ating pananaw tungkol dyan. Paano pong iba? Tunay na mabuti at maganda ang nais mong gawin dito sa kakahuyan. Walang duda yan. May ilan rin akong kakilala na ganyan ang ginagawa. Lahat sila ay mabubuting tao at may naitulong na maganda sa mundo. Pero Sterling, ito lang bang mabuting gawin? Maraming iba pang trabaho na mas importante at makatutulong sa mga tao dito sa mundo, hindi ba?
mga trabaho na tulad ng sa papa ni Ali sa istasyon ng tren. Tulad ni Minister Houghton at ang papa ni Slammy doon sa panadiriya nila, lahat yun ay magaganda ring mga trabaho. Sabi nila, ang makapag-aaral sa isang paaralan upang matuto ng maraming bagay ay makatutulong upang malaman mo kung anong gusto mong tahakin trabaho. Anak, ikaw ay nag-aaral pa lang at matututunan mo pa lang ang bagay na ito. Kapag hindi nagbago ang pagnanais mong yan, pwede mong ituloy pag nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Hindi pa naman huli ang lahat sa panahon na yon. At doon, sasangayunan at susuportahan kita ng buong puso ko. Pangako yan. At isa pa, kung dito ka natitira, papaano naman ako? Sasamahan mo si Carl, si Rascal at ang iba pa mga hayop. Ako ay may iiwan mag-isa sa bahay natin kung ganun. Oo nga, hindi ko yun naisip. Kapag tumira ako dito, may iiwang mag-isa si Papa. Sarili ko lang ang iniisip ko. At hindi inintindi ang nararamdaman ni Papa. Kaya naman kahit gustong gusto kong tumira dito, naging parang pader na gumuho ang pangarap ko.